Hi, this is Martin Lapos, PWD, Person with Disability. Welcome to my channel, PWD Daily. Alright mga kababs, good morning. Araw ngayon ng Sabado. Na schedule natin ng dialysis. So punta tayo sa San Carlos City. Gagawin natin ngayon, mag-jojoy ride tayo ha. Mula dito sa Gyulingan, papuntang San Carlos, mag-vlog tayo mga kababs, no? Kung ilang oras tayo abutin sa daan, okay? So, okay, punta na tayo. A few moments later. Alright, here we go. Dito mga kabayb, no, sa Gyulingan, mula dito 52 kilometers papuntang San Carlos City. Hindi po makita yung haring araw mga kabayb, no, wala kasi signal number 1 ngayon sa buong Negros Oriental, no? Negros Oriental sa Siquijor at sa ibang bahagi ng Mindanao, no? Kasi nasa kuan kaninang madaling araw naglandfall ang bagyong Diki, ha, tropical typhoon Diki sa Dumaguete. So kaya ayan, no? Umaambon. Maulap mga ka-vibes. Saka yung dagat sa ngayon, ayun, malalaking alon, walang pinahintulutan na maliliit na mga bangka, no? Mga pangsasakyang pangdagat ngayon kasi signal number 1 mga kabibes. Ayan, makikita nyo ang ulap, ano, napagkakapal ng ulap mga kabibes. So bago pa lang huminto yung ulan, mula pagkahapon hanggang kagabi, no, ang ulan. So bago pa lang huminto mga kabibes, so basa pa yung ano, daan. Dito muna tayo sa gasoline station mga kabibes, no, kasi magpa-gas tayo at saka pinuna natin ng hangin yung isang gulong, no, kasi kulang ng hangin, ha. Kasi ang mahirap patakbuhin kapag isang gulong kulang ng hangin. Okay. Oras natin mga kabibes, alas 9:08, no? So mga alas 10 dadating tayo doon. Okay na diyan dong. Oh, kulang yapon diha. Gamay lang. So, dalawang gulong ko lang mga kabibes, no, ang kulang ang hangin. So, pinunan ang dalawang gulong ng hangin. So, tapos na tayong mag-gas mga kabibes. Mangyayari ngayon, babalik tayo doon sa sentro. Mga isang kilometers na, no, ang natakbo natin. Babalik tayo sa sentro kasi bibili pa ako ng pain reliever, no? Kasi masakit yung baywang ko. Kaya, ayan, babalik na naman tayo. Okay, sandali lang ito ha, mga kabibes. Bumabalik tayo sa siyudad, ano? Hindi pa naman tayo nakalayo. Nalimutan ko. Masakit yung baywang ko mga kabibes, no, mag-drive kapag hindi ko makainom ng tramadol. Yung pain reliever, tramadol, no? Yun kasi ang gamot ko sa pananakit ng aking baywang. Matanda na kasi mga kabibes, so meron na tayong mga maintenance, no? Sa pag-drive lang yan. Okay.
Busy, no, ang traffic kapag ganitong oras. Okay. Balik tayo. Dito yung kung ano, no? Butika, pharmacy. Hulak. Okay, tayo muna tayo sandali mga ka-vibes. Bibili pa ng pain reliever kasi masakit yung baywang ko. Vibes, no, sa syudad, mga isang oras natin bubunuin to, 55 kilometers, kasi takbo natin 60-80, ganun lang, no, kasi hindi naman tayo nagmamadali, kasi malaki pang oras natin, no. So sa ngayon, Noibi pa yung oras, alas 9:15 pa. So alas 11:30 yung salang natin. So malaki pang oras natin, no? Alas 11:30 papuntang alas 12 ang salang natin. So malaki pang oras natin. Dadating tayo doon, dadating kami doon sa San Carlos mga alas 10:30. Tamang tama, pupunta pa ng bangko sandali. Pagkatapos, no, mananghalian. So, alas 11:30, doon na, pupunta na ako ng ospital sa center, mga ka-vibes. Yun ang kuhan natin, no? Routine natin every Tuesday, Thursday, and Saturday. So, ngayon, Saturday edition. Saturday, na-schedule tayo ngayon, mga ka-vibes, no? Ayan, kung makikita nyo, no, ang ating kalangitan ay napaka-ulap. Dahil sa bagyo na si Vicky, mga ka-vibes. Naglandfall kanina dito sa Negros Oriental, particularmente doon sa siyudad ng Dumaguete, mga ka-vibes, kanina ang madaling araw, no? Naglandfall. So sa ngayon, papunta na siyang Palawan, mga ka-vibes. Tayo naman, kung ang bagyo papuntang Palawan, tayo ay papunta sa San Carlos City. Wala tayong content, so raw vlog lang ito mga ka-vibes, ha. Ang ginawa natin, joyride, ika nga, no? Para naman sa mga OFWs natin dyan, nasa labas, na ito na yung highway natin mula Giolngan, papuntang San Carlos City. Siminto na lahat, no? Simintado na lahat. Ayan. Napaka... ang sarap ng patakbuhan ng sasakyan, ano? Kasi hindi nakatulad nung mga dalawang taon na nakalipas, mga ka-vibes. Grabe, putol-putol pa yung siminto dito. Tsaka yung iba, mga rough road. Ayun, no? Pero sa ngayon, lahat simintado na. So, pasalamat tayo niyan sa ating mga mabutihing mga congressmen, no? Tsaka mga senador na naglaan ng budget, no? Sa DPWH para naman ayusin yung mga daan sa buong Pilipinas. Salamat. Kahit na sa ibang mga lugar, no, ang daming mga sasabi natin na mga
Yung ano ba yun? May mga hindi mabuting nagawa sila, no? Merong lumabas na mga baho, mga kabibs, no? Na daw, kinulangan yung mga budget. But sa kanila lang yun, no? Importante dito sa amin, okay lang naman. Itong mga project ng national government, katulad nitong highway namin, national government itong project, no? Okay, ayos, ayos na ayos mga kabibs, no? Ang kulang na lang dito, itong widening sa gilid. Kasi, yung mga highway dito, no, sa Negros, gagawin itong 4 lanes, no, sa pagkangayon, ang iba dito 4 lanes na, but sa kasalukuyan, ang iba dito katulad nitong nandito pa ngayon, no, sa Kopoton ng Giulungan, ito ay 2 lanes pa lang mga ka-vibes. Okay, but ang iba nito, nandoon na malapit na San Carlos Occidental, mga 4 lanes na. Okay? So malaki na mga ka-vibes. Ang hina ng sinusundan natin, no? Hindi naman tayo maka-overtake kasi blind curve, blind slope, sukunahan. Ayan. Kailangan mga ka-vibes ang pag-drive natin. Defensive, no? Defensive tayo masyado kasi napaka-delikado katulad dito. Kahit mahina yung sinusundan natin, hindi tayo maka-overtake kasi blind slope, no? Pero ayan, umovertake na tayo kasi nakikita na natin yung nasa unahan, no? Pero kapag hindi natin makita yung nasa unahan, kahit anong bagal pa nung sinusundan mo, ha? Tip lang sa mga driver, huwag kayong mag-overtake, lalo na sa mga blind curve, no? Huwag kayong mag-overtake kahit mabagal pang sinusundan nyo, kasi delikado pag mayroong malalaking sasakyan na masalubong, mga ka-vibes. Delikado masyado. So, tayo mga drivers, no? Dami nating binabantayan, ha? Dami nating binabantayan sa daan. Kaya kailangan defensive driver tayo. Ha? Kailangan yung mata natin dalawa, gagawin natin lima o anim ba para naman makita natin lahat yung mga posibleng mangyari sa daan, no? Kailangan natin pag-ingatan sa daan mga kabayan. At saka katulad dito, basta yung daan, huwag tayong sumobra sa 80. Takbo natin, ha? Kasi pag mag-emergency brake tayo, sigurado, no, na talagang madulas yung highway, madulas yung daan, kaya delikado ang sasakyan, no? Makuan ka, ma-out balance kasi madulas pag mag-emergency brake ka, katulad itong basa ang karsada mga kabayos. So, kuan lang, sabi nga ng mga tatanda, no? Yung takbo na basta ano, no? Gagalaw lang yung mga ano, damo dyan sa gilid, okay na yan, ha? Okay na, 50, 60, 70, ganun, okay na yan. Pero kuminsan, pag straight naman yung daanan, tsaka walang, ano, walang asil, mga ka-vibes, abot din man tayo ng 100, no? 90, ganun. Kasi kapag straight ang daan, mga ka-vibes, no? Tsaka mahina masyado yung takbo mo, inaantok ako mga ka-vibes, no? So, nakakaantok din. Buti lang sa mga ganito na madaming mga liko-liko mga ka-vibes kasi napupukaw yung adrenaline natin, no? Hindi tayo antokin. Pero kapag nasa straight na tayo na daan, no? At mahina yung takbo natin, nakakaantok. Lalo na sa katulad ng sasakyan ko na automatic mga ka-vibes, no? Wala kang, walang ibang challenge. Brake lang at saka accelerator. Walang clutch, walang clutching. So, wala, no? Nakakaantok talaga mga ka-vibes kapag nasa street ka na daan mga ka-vibes, no? Kung tatakbo ka lang ng 40, nakakaantok talaga. Ito, no? Malinaw yung dagat. Kahit may bagyo dito sa amin, malinaw yung dagat mga ka-vibes. Grabe, ayan, ang linaw. Napakalinaw ng dagat. May bagyo nga dito sa amin, pero napakalinaw pa din ng dagat, no? Grabe naman. Kung nung isang linggo na walang bagyo, ang lalaki ng alon. Sa ngayon na may bagyo, ayan, no? Ang dagat. Napakalinaw.
tayo sa ibang barangay na, no? Labas na tayo ng syudad. Ayan, dumidilim mga kabibs. Parang uulan pa yata. Pero alam niyo mga kabibs, no? Ako, mas Richter ko pang mag-drive na umuulan, no? Mas ginaganahan ko mag-drive kapag ka umuulan. Pero hindi lang yung mag-zero visibility na yung daan, no? Kasi kadalasan dito kapag malakas masyado ang ulan, ang takbo ko 40 na lang, no? Kasi malapit na mag-zero visibility ang daan dahil sa ulan mga ka-vibes, no? So delikado din. At saka kapag umulan mga ka-vibes, no? Malakas ang ulan at magda-drive kayo, no? Tip ko lang sa inyo, yung kuan nyo, headlight nyo, i-on nyo mga ka-vibes, ha? I-on at saka i-low lang, huwag nyong i-high, no? O i-low lang ang kuan nyo, ang kuan, para lang makita nung kasalubong nyo na meron silang nakasalubong, ano? Kasi kapag malakas ang ulan, talagang kung minsan zero visibility yung daan, kaya kailangan nyo mag-on ng headlights, no? Yan ang tip natin, no, sa mga baguhang driver. Kapag inabutan kayo ng ulan sa daan, yon, mag-on kayo, no? I-on nyo yung headlamp nyo, headlights. Huwag nyo lang i-high kasi nakakasilaw sa mga ayan, no, ang dagat, napakalinaw. Ayan, meron pang nang isda mga ka-vibes, no? Low tide sa ngayon mga ka-vibes. So yung bangka natin ngayon sa dinadaungan, ayun, nakapatong na yun sa baybay, no? Nakapatong yun sa buhangin sa ngayon. Na kuan yun. Basta low tide mga ka-vibes. Kasi malaki ang low tide doon sa dinadaungan natin ng bangka natin. Kaya sa ngayon, nandun yun sa kuan, buhangin, kapatong. Pero hindi naman makuan yun, no? Kasi may sapatos yun. Nilagyan namin ng sapatos dalawang kahoy na kasi laki ng galon, no? Ang tinutungtungan yun, no? Pag malapit na kami dumaong, ikuan lang. Itatali sa ilalim, no? Sa may buntot at saka sa unahan, sa ilalim. Okay, so pag pundo mga ka-vibes, pag-abutan siya ng low tide, alang niya itong mga aso, no? Pag-abutan ng low tide mga ka-vibes, papatong lang yon sa buhangin ang bangka na may sapatos sa ilalim dalawang kahoy. So yung pinaka ano niya, pinakatiyan ng bangka, hindi aabot doon sa buhangin, no? Kasi mayroong mga 10 ang diameter, no, ng kahoy na inilagay natin sa ilalim, itinali natin sa buntot at saka sa unahan ng bangka. Kapag maabutan siya ng low tide, kasi palutang-lutang doon yun, eh, pag parking namin, pag daong. So abutan ng low tide yun, ayun, papatong lang yun sa buhangin mga kabab. So hindi maano yung ilisin niya, no? Hindi maano kasi kung minsan, kung walang sapatos yung bangka, at saka abutan ng low tide, no? Pagkapatong niya, yung ilisin niya, ayun, tatama doon sa buhangin. Kung minsan may mga bato, ayan, no, mababali yun. Oh. At saka, bago ko lang nalaman din mga ka-vibes, no, na ang bangka pala, kailangan mayroong reserba na ilisi. Ha? Kailangan talaga na mayroong reserbang ilisi. Kung sa sasakyan mga ka-vibes, no, katulad din tong kotse ko, may reserba itong gulong, no? Kasi pag mag-flat tire tayo, ayan, may ipapalit tayo. So, sa bangka, ang reserba niyan, ilisi, no? Yung kuan niya, yung propeller. Ilisi yung pala, no? Yung umiikot na magkuan sa tubig, ano, sa buntot ng bangka. So yun ang kanyang reserba. Kasi delikado pala mga ka-vibes, pag nandun kayo sa laot at saka mabali yung ilisi, nako, di na aandar yung kuan, no? Aandar pa yung makina pero hindi natatakbo kasi ala ng ilisi. So ang mangyayari, buti na lang kung meron kayong sagwan, no? Ay, yung bangka ko, mayroong sagwan. Pero ang problema, napakalaki nung bangka ko.
Hindi yun makayang isagwan ng dalawang tao. Buti lang kung walang hangin, ikong mahangin. So di, mahirap, no? Mahirap. Kaya, nung tinanong ako ng kaibigan ko, magka-vibes, no, kasamahan ko simbahan, kung mayroon ba ko nung, kung mayroon ba daong spare, mayroon ba daong reserva yung ilisi ko. Kako, wala. Bakit siya? Hindi, delikado yan. Kailangan mong bumili ng reserva. Kaya, ang ginawa ko, ayun, umorder ako, no, sa Cebu. Hindi pa nga dumating, mga kabibes, umorder ako. Tapos para, mayroon ng reserva, no? So, ngayon ko lang nalaman yan, mga kabibes, na kala ko kung nang mayroong reserva ang kuan lang, no? Sasakyan pang lupa lang. Pati din palang sasakyan pang dagat, mga kabibes. So, kung gulong, ang reserva ng kutse, ang pambot, ang bangka, no? Ang reserva niya, ilisi. Okay. So, nandito na tayo. Malapit na tayo sa, kung ano, labas na tayo ng syudad. Ayan, umaambon, mga kabibes. Umaambon na, no? Kasi nga, kasagsagan ng bagyo ngayon. Nandun sa south, no? Mga 150 kilometers mula dito sa amin. Pero sakop pa rin to ng Negros Oriental. So, hanggang mamaya ng konting, mga kabibes, ha? Kapal pa rin ang ulap, mga kababes, ano? Nakasalubong tayo ng kunting ulan, no? Umaambon. So dito, no, wala na. So Bat Negros Oriental pa rin to, mga kababes. Hindi pa tayo nakadating doon sa border, sa may checkpoint, no? Dadaan pa tayo ngayon sa checkpoint, border ng Oriental at Occidental, mga kababes. So, itong vlog natin, joyride lang to. Raw vlog, mga kabibes. Tahimik yung daan, ano? Wala masyadong mga sasakyan. Kasi nga, may bagyo. Kulimlim, no, ang kalangitan. Parang bagong umaga lang, mga kabibes, no? Pero oras natin minus 15 para alas 10, mga kabibes. Basta masyado ang daan dito, mga kababes, no? Bago lang dito minto yung ulan. Yan, basta masyado yung ano, dami pang tubig-tubig sa daan. So maulan dito kanina, mga kababes, no? Sa ngayon wala na. Pero bago pa lang sigurong huminto, kasi basta pa masyado yung daanan, no? So kailangan pag drive natin dito, kalma lang, no? Tayo masyadong nagmamadali kasi malaking oras natin. Yun lang ang mainam, kababes, no? Kapag
meron tayong pinupuntahan, kailangan malaki ang oras natin, no? Pagpalagay natin, no, na isang oras yung takbo, kailangan ang oras mo na ilalaan, no, dalawang oras, no, para naman yung takbo mo hindi ka magmamadali, no. Oh, alalay lang ika nga. So takbo natin sa sintas tinta o tsinta, ganun lang, no. So hindi masyado tayo nagmamadali kasi malaki pang oras natin. Oh, yan ang may naman ka-vibes kapag ka malaki ang oras mo, no, may allowance ang oras mo. Pero dito sa probinsya, mga ka-vibes, no, di man dito katulad sa Metro Manila, no, kahit sa Cebu, no, kahit sa Cebu, mga ka-vibes, 2 years ago nandun tayo sa Cebu, doon tayo nagda-dialysis, no. Yung 15 kilometers, mga ka-vibes, ang binubudo ko doon sa 15 kilometers, dalawang oras, no? So, grabe. Ang tagal, no, makaabot doon sa dialysis center, kahit 15 kilometers lang. Kasi napaka-traffic, no, heavy traffic talaga, mga ka-vibes, sa syudad. Kaya ginawa ko 2 years ago, 2018 ata 'yon, no. Nobyembre, umuwi ako dito sa Negros, sa probinsya, mga ka-vibes. So dito ako, no, sa San Carlos City, nagdialysis na naman kasi masarap ang buhay sa probinsya, briska ang hangin, no. Tsaka pag walang dialysis, ayun, nandun tayo sa dagat, mga ka-vibes. Doon sa syudad, sa Cebu, kung saan tayo nagdialysis nung araw, wala tayong opsyon doon, no. Kapag walang dialysis, tulog, kain lang sa bahay. Kaya lumubo ako masyado doon sa Cebu, mga ka-vibes, no. So dito ngayon sa Negros, ayan, no, lumihi tayo kasi nagkaka-exercise tayo, mga ka-vibes, no. Kahit papano, gawa-gawa tayo ng mga mumunting gawain sa bahay. At ayan, no, masarap ang hangin talaga sa probinsya, mga ka-vibes, no. Kaya ako kuminsan, no, nagtataka tayo bakit yung mga tao nagsisiksikan doon sa malalaking syudad, no? Kasi yung ano, ha, yung maling paniniwala na nandun sa syudad ang green pasture, ha? Oh, doon sa syudad daw ang green pasture kasi madaming trabaho, ha? Madaming trabaho doon kapag marami ka ring nalalaman. Pero sa syudad, no, minimum wage sa ngayon sa Visayas, 400, no? Yan, sa mga skilled worker. So, pag sa syudad ganyan, family of 4, ikaw, asawa mo, tsaka dalawa mong anak, yung 400, kulang na kulang yan, mga ka-vibes. Lalo na kung wala ka pang bahay, kung nagririnta ka doon, skilled worker ka lang, lalo na construction trabaho mo, kikita ka ng 2,000 isang linggo, dala overtime, kulang na kulang yan, mga ka-vibes, no? Lalo na kung mag-aaral na yung mga anak mo, ha? Magririnta ka ng bahay, bayad ka ng kuryente, bayad ka ng tubig, pamasahe papuntang trabaho, kulang na kulang, mga ka-vibes, no? Samantala dito sa probinsya, meron namang mga paaralan din dito, ha? Halos lahat ng mga barangay meron ng high school sa ngayon, no? Elementary at high school, meron na. Kung may lupain ka lang dito, kunting lupa mo, tataniman lang, mga ka-vibes, no? Tataniman lang, pero hindi din natin, no, masisi yung iba na gusto talaga nila, no, na makapunta ng syudad. Kasi sa mga ano, palabas sa TV, palabas sa sine, yung mga galing ng ang probinsya pupunta ng syudad, so mabuti yung buhay nila doon, no? But in reality, mga ka-vibes, hindi lahat ng pumupunta ng syudad galing probinsya positibo ang resulta, no? Marami ding pumupunta doon. Ang iba, mga ka-vibes, ayun, nasa bilangguan na kasi gumawa ng hindi maganda, kumapit sa patalim kasi hindi makapagtrabaho, ipamilyado. No, ang dami niyan, mga ka-vibes. Meron din namang prosper sa pagpunta nila doon, no? Madami din naman, pero madami rin, mga ka-vibes, no, ang napunta din sa hindi magandang gawain, no? Kasi napakahirap ng syudad, mga ka-vibes, no? Napakahirap ng hanap buhay syudad, lalo na kung wala tayong pinag-aralan, mga ka-vibes. Okay? So, itong atin, no,
kwan lang to, ha? Kung sa Bisaya pa, hisgot-hisgot lang, no? Kasi pampalipas oras, mga kabibes, no? Kasi yung atin sa ngayon, yung vlog natin, joy riding to, mga kabibes, schedule natin ang dialysis papunta ng siyudad ng San Carlos City, mga kabibes. So, sa ngayon, dumaan na tayo, no, sa Valle Hermoso. Valle Hermoso naman, no? Lungsod ba ng Valle Hermoso, ha? Pero kuan pa din to, mga kabibes, ha? Oriental pa to. Di pa tayo dumaan sa ano, border. Ang hina naman, patakbo nitong sinunda natin. Kakaantok. Takbo niya ng mga kabibes, ha? 30 lang. Yan, sinusunda natin parang maliit na dump truck. Yan, multicab. May nakita akong ganun, mga kabibes, no? Parang maliit na dump truck. Tsaka yung kuha niya, mud guard niya dyan sa dulo. Yung nakasulat, when I grew up, I want to be a dump truck. No? Kasi maliit siya, eh. Ayan, katulad yun, no? Parang dump truck. Siguro, aangat din yung kuha niya, no? Dump truck style din yan siguro. Kasi parang dump truck talaga yung kuha niya, mga kabibes, yung style niya, no? Multicab lang yan. Kahit ano na lang, no? Yung mga pinag-kuha natin, mga kabibes, kasi naka-joyred tayo. Ayan, no? At sumikat na din ang Haring Araw, alas 10 ng umaga. Ha? Ngayon pa lang nagpakita ang araw, mga kabibes. So, ayan. Ayan, no? Ano na? Hindi na madilim, no? Kasi mayroon ng araw. Alright. Nasa kalahati na tayo o lamang na tayo sa kalahati ng biyahe natin, mga kabibes, no? Mahina kasing takbo natin kasi basa nga yung daan. Basa yung daan. So kailangan mag-ingat tayo, ha? Mag-ingat tayo, mga kabibes. Okay, nandito tayo sa Barangay Bugawinis, no? Sakop pa rin to ng Negros Oriental, mga kabibes. Barangay Bugawinis. Unahan ng konti, nandyan yung cruising papunta lang Canlaon City, mga kabibes, no? Liliko sa kaliwa, doon sa unahan, no? Ngayon may mamaya ng konti, mga kabibes. Bagal ng sinusundan natin, no? Kailangan tayong umubirtik nito. Hindi pwede kasi blind curve sa unahan, ano? Tayo pwedeng umubirtik nito. So, sundan na lang natin. Pupunta doon sa libre na daan. Kasi pag magpili tayo na mag-ubirtik dyan, blind curve, ayun, delikado, no? Baka mamaya may makasalubong tayong malalaking truck. Anay, delikado, mga kabibes. Ito, Barangay Bugawinis, Negros Oriental. Yan, mga kabibes, unahan konti. Dito, no? Dito. Hingi ka, ma? Hingi ka? Ma? Ihunong gani. Dito yung likuan, ano? Papuntang Canlaon. Itong crossing sa kaliwa. Yan, papuntang Canlaon yan. Doon sa kaliwa, no? Papuntang Canlaon yun. Aangat ng, no? Doon sa Canlaon, no? Volcano. Okay.
yung karga. Hindi ka nagkanlakon. Yan, lagi na pagkakuha na. Hektar mo na. Kanda ko na sa hotel. Yan ang sinusundan natin multicab, no? May kargang sayote yata yan, coyote, no? Galing ng Canlaon yan, mga kababs. Gulay yan, no? Gulay. Yung malaking truck, tubo yung karga, papuntang kuan yan, papuntang Occidental, no? Papunta ng Central yan. So, malapit na tayo sa border ng Oriental at Occidental. Merong checkpoint dito. But, pasalamat din tayo na tayo ay hindi na nila hinaharang, ano po, pinapalagpas na lang nila tayo. Kasi, hindi na rin masyadong stricto, ano. Yung nakabantay dito, hindi na sa, wala nang galing ng Occidental, no. Oriental na lang to, kasi yung sa Occidental, wala na. Wala na sila mga checkpoint, no. Kahit papuntang Bacolod, galing San Carlos, papuntang Bacolod, wala na, no. Wala na silang checkpoint doon. So, dito na lang sa amin. Dito na lang sa amin sa Oriental ang mayroong checkpoint, mga kababs. So, ito yung border, mga kababs. So, ayan, pinapalagpas lang nila tayo, mga kababs, ano? Kasi, kilala na rin nila tayo. Yan, yung isa bumalik, oh. Hindi siguro sila pinadaan. Wala dito, mga kababs, no? Mga 20 minutes na lang o 15 minutes na lang yung takbo natin. Dadating na tayo doon sa ospital, no? Kung saan tayo magda-dialysis, no? Itid pa yung daan nito, mga kababs, no? Hindi pa to naaway dining nila. But pagkalagpas natin dyan sa tulay, malapad na masyado yan, purlins na yung daan dyan, no? So ito, tinatrabaho pa nila. Ito dito, malapad na masyado ito, mga kababs. Times 2 na itong daan dito. Yan. Papunta ng kwanto. Hanggang makadating tayo ng San Carlos, purlins na itong daan dito, mga kababs, no? So, pwede na tayong mag-overtake dito kasi wala na masyadong sasakyan. Kasi mabagal itong sinusunda natin. Kailangan nating mauna, no? Kasi masyadong mabagal. Okay, mga kababe, mag-overtake tayo. Ayun, no? Ganahan natin yung dalawa kasi mabagal masyado. So dito, mga kababs, no, street na yung daan, tsaka four lanes na dito, tsaka ala masyadong sasakyan, pwede tayo dito tatakbo ng 100,
minsan binta o cinta, ganon. Kapag ganito lang, no, na ano, yung tuyo yung kuan, daan, no, hindi basa yung daan, okay lang. Sa ngayon, mga kabibs, no, andyan sumisikat na ang araw, andyan na ang araw, so balik na tayo sa normal nating takbo, mga kabibs, no. 90-100, 80-90-100, ganun takbo natin. Basta ganitong street ang daan, no? Okay. Kasi nakakaantok din, mga kabibs, eh, na ganito yung daan, street masyado, malaki, tsaka natakbo ka lang ng 50-60, nakakaantok, no? Nakakaantok, mga kabibs. Kaya kailangan natin din bilisan ng konti. Chintarap ko naman. Malapit na tayo, mga kabibs, no, sa San Carlos City. Mga 3 kilometers na lang. So nakita nyo, no, napakalaki na ng daan dito, 4 lanes na, no, napakalaki na ng highway dito. Ayan, napakaluwang, no, ng daan. So malapit na tayo, chill-chill lang ang takbo natin. Takbo natin papunta dito, mahigit isang oras. Kasi kanina doon, no, sa unahan, umuulan, mahambon, madulas yung daan. Kaya takbo natin 60-70 lang per hour. Kasi hindi tayo nagmamadali kasi malaki ang allowance natin sa oras, no. Alas 11:30 papuntang alas 12 pa tayo isasalang. So malaki pa yung oras natin. So ito, malapit na tayo sa sentro ng San Carlos City, no? At hindi pa tayo didiritso doon sa ospital kasi punta tayo muna ng bangko, ano? Para kukuha tayo ng pambayad sa dialysis. Sakit ng baywang ko. Sign of aging, mga kabibs. Madami ng sasakyan kasi nandito na tayo sa siyudad ng San Carlos City. Papasok na tayo, no, sa siyudad ng San Carlos. Dito, mga kabibs, no, napakahigpit ng protocol dito. Ha, lahat ng mga tao dito naka-face mask, naka-face shield, no. Ayan, bawat makita natin tao may naka-face mask, naka-face shield. Pero meron pa rin matitigas ang ulo, mga kabibs, kahit saan, no, na hindi talaga gumagamit ng mga gear, ano po. But karamihan, no, halos-halos dito gumagamit talaga kasi stricto dito, mga kabibs, no. At saka dito San Carlos City, mga kabibs, ito yung siyudad, no, na hindi gumagamit ng plastic bag, no. Hindi gumagamit ng cellophane kundi paper bag ang ginagamit dito, mga kabibs. Kung bibili ka dito ng ulam, kailangan mong magdala ng sarili mong yung lalagyan ng ulam, ano.
Kailangan mong bumili kasi walang plastic bag dito. Katulad ng sa ibang lugar, no, kapag bibili ka, lalo na kung mayroong sabaw, plastic yung sinisidlan. Pero dito mga vibes, bawal, no? Bawal dito. Kung mag-tapon-tapon ka kahit saan, 500 yung multa. At saka wala ka makikitang naninigarilyo dito, oh, sa lansangan dito, siyudad ng San Carlos. Kasi pag madakip ka na maninigarilyo ka dito, 500 din ang multa sa'yo mga ka-vibes, no? So isang stick ng sigarilyo, ha? Mamulta ka ng 500 pesos dito mga ka-vibes. So napaka-stricto, no, ng kwan nila dito, mga ordinansa. So maganda to mga ka-vibes. So liliko tayo dito, punta tayong bangko, ano po? Ayan, no, mula doon sa amin, sa oriental, pupunta dito sa occidental, makulimlim pa rin. Pero mayroong mga bahagi kanina na sumisikat yung araw doon, no, sa medyo kalahati pa tayo. May lumabas yung araw kanina. But ngayon, bumalik na naman, no? Nagtago na naman yung araw sa ulap, mga ka-vibes. Ayan, yung ulap, no? Makulimlim masyado ang ulap, mga ka-vibes. Pero dito, bagong kuwan na nga ata, no? Lipas yung ulan kasi basa pa masyado yung kalsada. Nandito na tayo, no, sa inner part ng San Carlos City, mga ka-vibes. Okay? Pupunta lang tayong bangko sandali. At saka kakain tayo ng pananghalian. At saka tayo pumunta ng ospital, mga ka-vibes. Kasi kakain muna. Kasi kung nandun na sa looban, no, sa dialysis na, hindi na pwedeng kumain doon, mga ka-vibes, no? Hanggang alas 4 tayo doon. Alas 12 hanggang alas 4 yung time natin. 4 na oras yung dialysis natin, mga ka-vibes. So, walang kain doon kasi bawal, no? Bawal kumain doon sa loob. Ito yung center, no, ng syudad. Traffic na mga ka-vibes. So ito yung pinaka-center nila, no, ng San Carlos City. Ito mga ka-vibes, ang kung saan tayo naroroon sa ngayon. Ito yung pinaka-sentro nila dito. So papasok lang tayo dito, no, sa compound ng bangko. Okay. Dito. Ano lang? Tarong sayon pa ko na. Watch. Watch out. Okay.
So, parking muna tayo sa Narima Ka Vibes, no? At kukuha lang tayo ng pambayad sa ako. Okay? Hanggang sandali, ha? Ngayon sandali, mga ka-vibes. Okay, guys. Tapos na tayo, no? Pupunta tayo ng restaurant at kakain tayo, no? Saktong-isakto, dadating tayo doon alas 11. So, kakain muna tayo, mga ka-vibes, bago tayo, no, pumunta ng ospital. Dialysis center. Punta tayo sa suki namin, mga ka-vibes, no? Makainan. Dito pa rin tayo, no? Sa center ng San Carlos City. Malaki-laki ding syudad to, mga ka-vibes, no? Kadalasan mga tao dito, yung mga ano, mga asindero, yung mga mayayaman dito. Ito yung kwan, ha? Ito yung syudad, ito yung distrito ni Jules Ledesma, no? Congressman Jules Ledesma, yung asawa ni Alexandra De Rossi, yung artista. Okay. Si Jules Ledesma, taga dito yan, no? Malaking lupain yan dito. So, madami ding mga kwan yan, no? Trabahante sa kanilang asyenda. Dito, napaka-stricto nitong mga ordinansa nila dito, mga ka-vibes, no? Tsaka madaming mga traffic enforcer dito. No? Kaya yung mga driver dito ng tricycle, mga kuan, ano? Mga ano? Yung disiplinado, mga ka-vibes. Mga tricycle driver dito. Tsaka yung pamasahe dito, mga ka-vibes, hindi sila pwedeng lumagpas doon sa 8 pesos, no? Kasi kapag lumagpas sila ng 8 pesos ang singil at isumbong sila ng pasero, ayun, dadakpin sila, mga ka-vibes. Pero kung bukang loob naman ng pasero, nagbibigay ka kahit 20, tatanggap din sila, mga ka-vibes, no? Kapag kakusang loob mo. Pero kapag compulsory ka na hihingan ka ng 10 piso o 15 pesos, no? Dito, isumbong mo sa mga traffic enforcer. Ayun, dadakpin yun, mga ka-vibes. Malaki ang multa, no, nila, no? So, ganyan, no? Ka-stricto dito sa San Carlos City, mga ka-vibes. Ito, malapit na lang tayo dito sa ospital. Pero ang gagawin natin, babalik tayo punta sa direksyon ng Gihulngan, sa pinanggalingan natin. Kasi nandun, no, nandun yung restaurant na pupuntahan natin, mga ka-vibes. Eh, ayan. Mabalik tayo sa direksyon ng Gihulngan, mga ka-vibes, no? Doon sa pinanggalingan natin. Kasi pumasok tayo sa looban kanina, doon sa center ng syudad. Mabalik tayo doon sa restaurant, no? Nasuki namin. Doon na muna kakain, mga ka-vibes, no? Kasi tanghali na, mag-alas 11 na. Malakas ang ulan daw dito kanina, mga ka-vibes. Ayan, no? Daming tubig sa kalsada. Ating kalangitan na napakakulimlim, ano? Napakakapal ng ulap. Signal number one dito, Negros Oriental. Liligo tayo dito. Itong daan, mga kabayad, papuntang Bacolod City to. Itong dinaanan natin, papunta rin tong Bacolod City. So, dyan, kain tayo dyan, mga ka-vibes, no? O, bibili tayo ng pagkain dito, dyan sa Mams. Masarap ang pagkain nila dito, mga ka-vibes. Dito kami palaging bumibili, ano po. So, magpa-park tayo dito.
sandali mga ka-vibes. Bibili lang muna ng pagkain yung asawa ko. Sandali ha. A few moments later. Okay, papunta na tayo, no? Matapos na tayong bumili ng pagkain. Papunta na tayong ospital, mga ka-vibes. Ito yung terminal ng series, no? Ayan. Sa kaliwa. Yon, lumiko yung van. Nandiyan, papasok dyan. Series terminal. Tayo, diretso tayo. Itong daan na to, papunta din tong Bacolod, ano? Dadaan ng Cadiz, Calatrava, ganun. No, yung Blue na Atip, yan na yung ospital, mga ka-vibes. Yan na yung destination natin. Ating oras, sakto alas 11. Ito, mga ka-vibes, dito ang ospital, no? Ito sa kaliwa natin. So dito tayo liliko, mga ka-vibes. Pasok tayo dyan. Okay. Dito mga ka-vibes, no? Okay, liliko tayo dito. Pasok na tayo ng ospital. Dito sa entrance at maghihintay tayo dito. Lagi-lagi. Antayin natin kasi mayroong nauna, no, na sa pinaparkingan natin. Mayroong nauna. Japanese to, mga ka-vibes, no. Classmate ko din to. Itong sasakyan na to. Ayan. So maghihintay tayo dito. Dito lang tayo magpa-park. At ang gagawin natin, kakain muna tayo ng tanghalian dito, mga ka-vibes. Okay? So hanggang dito na lang, ha? Pwede rin mga ka-vibes. Okay na, dira. Dira, sige lang kayo mukha ng koron. So, ayun mga ka-vibes, no? Dito lang muna. Salamat.